Dozens of U.S. amphibious vehicles and thousands of troops arrive in the Philippines. So sa U.S. yan, men. Nangaso. Palang dami. Grabe, no? Ano siya? Ang kidikira na lumalangoy sa tubig. Angas, men. So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel mula sa Global Security Report. So, meron ito pabagat na dozens of U.S. amphibious vehicles and thousands of troops arrive in the Philippines. So, yun. Totoo kaya ito, men. Panoorin natin ito. Nagsidatingan na daw yung mga U.S. troops, men. At saka yung U.S. amphibious dito sa Pilipinas para something mag-back up sa atin, di ba? So, kung totoo man to, sobrang napakagandang balita nito, men. Kaya panonorin natin ito kung anong nakapaloob sa videong ito. I think English to or international video to. So, still panonorin natin to para naman may update tayo, di ba? Kasi alam naman natin kung gaano nakainit yung mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas kontra sa China. So, again, from Global Security Report, supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo naman agad itong reaction video, may kasama kayo Winod, syempre, wag nyo na rin kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, di na natin ito patatagalin pa, pagkaagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Dozens of U.S. Amphibious Vehicles and Thousands of Troops Arrive in the Philippines. Start. Ayun. Hala, parating na. Dozens of U.S. amphibious vehicles and thousands of troops arrive in the Philippines. So sa U.S. yan, men. Nangaso. Palang dami. Grabe, no? Ano siya? Ang kidikira na lumalangoy sa tubig. Angas, men. Para po na tang kidigera. This massive deployment marks a significant milestone in the strategic partnership between the United States and the Philippines. So ito na ngayon yung parang joint forces natin ano between US and Philippines. Naku po ang angas. So mga US troops yan. Mas akala ko may magdadab, wala pala. Yun o, kita nyo yan, men. Ubat ang itim ng usok. Nako po, LTO. Hulihin nyo to ha, ang itim ng usok. Joke lang. Grabe. Our presence here underscores our commitment to ensuring stability and security in the region. So, nandito daw sila para i-ensure yung ano natin dito, a security. Like, alam nyo yun, yung babak upan talaga nila daw tayo. So, sana nga, hindi lang hanggang dito, kundi full support talaga or full backup, di ba? Tuloy. First time ko lang makakita ng kidigera na lumalangoy sa tubig niya. Ah, ito, parang may ano pala siya, no? Parang may foam ba tawag dyan? Parang nakita ko na to sa movies, eh. Totoo pala yun? Oh, nag-diffuse. Nag-deflate ba? Nag-diffuse. Yan, no? Grabe. Ang kidigira sa tubig. Grabe. Di ba yan nagugutas? Oh, mas men. Panis. Ang dami. Para pala siyang barko ano na makakapunta sa tubig. Lupet, lupet. Magandang balita to, men. These vehicles and troops are... I-post lang natin na. These vehicles and troops are here to participate in joint military exercise, strengthening our interoperability and readiness. So, yun. So, parang ano talaga, handa or willing talaga silang supportahan tayo, men. At syempre,
nagsasanay na nga rin sila, no, at naghahanda kung sakaling magkaroon nga ng sigalot dito between Philippines and China. Which is, dang, ang ganda. I mean, ang ganda ng mga weapon nila. Sana ipa-arbor na nila yan sa atin. Sana sa hinihingi. Yan o. So, mga foreign troops yan. Ang mga parang Pinoy, ah. Maliit eh. Or dahil malayo sila. Meron din silang mga ano. Anong tawag dyan? God, pandigma talaga. Mga armored vehicle talaga, no? Lalaki pa na. Parang walang interior to eh. Parang ano lang to eh. Guma lang gaya ng mga gulong ng eroplano. H24. As tensions continues to simmer in the South China Sea, this show of force sends a clear message. The United States stands firmly with its allies in the Indo-Pacific. Tingnan niyo yan, sobrang ano din talaga, sobrang firm din talaga ng US sa ano nila min, pangako na pagkasunduan natin. Nice, nice, nice. Oh, ba't umalis na kayo? Ah, naghahatid lang ng armored vehicle. Angas niyan min ah. Sana may trip niyan pa Cebu to Manila. Ganyan. Bohol to Cebu. Leyte to Cebu. Baguio to Cebu. US Marines with Assault Amphibious Company. 4th Marine Angas Regiment. 3rd Marine Division and Philippine Marines with Assault Armored Battalion. 74th Marine Company. Angas nito, min. Ang lupit, tingnan, min. Tingnan nyo yan, oh. Ang angas, kagipar. Lumangoy din ba sa tubig? Grabe! Ba't nagsilanguyan yan, min? Parang tayo yung mga pinag-anuhan. Ilan kayang sakay niyan? Mga 5. Grabe, no? Dati pinaglalaroan lang natin yan, yung mga laruan sa Zambales, Philippines, March 13, Balikatan in the 35th. Di ko tuloy nabasa. Pwede ulitin natin. Pasensya na, ha? Di ko nabasa yung ano sa baba, eh. Nabisi sa kakasalita. Arrive in the land assault amphibious vehicle during exercise sa Balikatan at Naval Station Leo Vigildo Ganchuki, San Antonio, Zambales, Philippines, March 13, 2024, Balikatan. In its 35th incarnation, is an annual U.S.-Philippines military training exercise focused on a variety of missions, including humanitarian assistance and disaster relief. Whoa. Counter-terrorism and other combined military operation. Grabe ang angas, tingnan, min. Grabe, tangkidigira sa tubig, min. Sarap siguro, I mean, ganyan ba? Yan yung ipapadala natin dun sa West Philippines, ano? Sana makabili tayo ng ganyan, min. Or sa atin ba yan? Or sa US pa yan? Ewan ko. Ang aangas, oh. Gagspar. San kaya yan? So yun, like, share, and subscribe. Angas, min. Dito na lang ba? So ayun, mula kay Global Security Report. Suportahan nyo yan, min. Yung original video link nasa description box below. Go subscribe. Siyempre, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe, Pilipinoisy. Mag-iwan ka na rin ng like sa video ng ito. Tapos yun, mag-comment ka ng opinion mo sa baba.
sobrang angas min, like, grabe, sobrang manghang-mangha ako while tinitignan ba na, oh my goodness, ang ganda ng mga tank na to, men. Tank ba yung tawag doon? Ang angas, tapos yung mga armored vehicle nila, tapos yung carrier ata yun na parang may malaking salvavida sa gilid niya, men. Ang angas, men. So, yun, again, ang title ng video ito, Dozens of U.S. Amphibious Vehicles and Thousands of Troops Arrive in the Philippines. So, sana tuloy-tuloy na to, ano? Meron nga talaga mag-back sa atin if ever lang talaga na anuhin tayo ng China, no? Grabe, men. Sobrang angas nun. Kita nyo naman, di ba? My goodness. Sana magtuloy-tuloy na. At, yun. Grabe din talaga yung ginagawa ng China, eh. Pero, I think hindi matatakot yung China kapag nakita nila itong video to. Ewan ko lang, sa tingin nyo matatakot or sapat na ba yun na pantakot, men. Pasensya na ha, medyo ignorant ako doon habang pinapanood ko yung tank na nandun sa tubig. Like, manghang-mangha talaga ako, men. Like, sus, sana meron din tayo dito dyan sa Pilipinas, ano, na maraming ganyan. Tapos, yan yung pasisisirin natin doon sa West Philippine Sea ba. Tingnan natin kung mag-bumba-bumba pa yung mga Chinese na yan. Kung ang, di natutubig yung ibabato namin, men. Bahala na. So, yun lang naman. Again, a global security report, support, and then, yeah, Filipino IC. Don't forget to subscribe. Again, comment your opinion down below. Then, let's talk about it in the comment section. So, kita-kita sa susunod natin reaction video about sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea. So, hanggang dito na lang again. Filipino IC is out!